Hello, hello mga kamarites. So, kayong araw, samahan niyo ako mag-replant ng mga tanim kong alaw-bati. Pansin ko kasing hindi na sila healthy. Wala na akong nakukuhang panggulay. Kaya, decide ko na napalitan na sila. Total matanda na. Charot. Tinutol ko muna sila paunti-unti para hindi mahirap at kawawa naman yung bakod namin. Ito muna sa loob. Puputulin ko sila paunti-unti. Yan, tingnan nyo naman. Wala na akong nakukuhang panggulay. Tsaka lahat may mga bunga na sila. Yung bunga na lang ang gagamitin ko pang tanim. Para bago talaga ulit. Kasing una, ang ginamit kong pagtanim, yung stem niya lang, yung pinagkuhanan ko nung naggulay ako, hinalo ko sa munggo. Tapos yun, tinanim ko na. Sa awa lang, Diyos, nabuhay naman sila at malusog. No, kaya ngayon nga, feeling ko hindi na to ano, pangit na siya, wala na ako nakukuhang panggulay, kaya nag-decide na akong palitan na. So, ayan, tatapon ko na, kukunin naman niya ng mga basurero mamaya. Yan, lilinisan ko muna dito, para naman, pagbungkal ko mamaya, malinis na yung lupa. Buti na lang, walang init, sakto talaga ginawa ko to na hindi maaraw. Kasi naman, kung mainit, naku, sayang yung kojik, ano. Di sa balat ang init. Wala pa naman akong sunblock at sunscreen. So, ayan nga, hinakot ko muna yung mga basura para malinis na tingnan. Dito na muna sa labas. Alisin ko na yung mga tuyong dahon kasi ang kalat. Ayoko makitang makalat sila. Walisin ko na muna to habang wala pang sikat ng araw. Para mamaya, magtatanim na lang ako. So, ito na nga, bubungkalin ko na yung lupa. Hindi ko na inalis yung mga tumubo na kasi sayang naman. Ang tataba pa naman nila, oh. Yan yung mga bunga na nahulog. Ayan, tumubo na sila. So, ang ginagawa ko dito, guys, bubungkalin ko lang yung lupa, ano. Tapos, bubudbud ko na lang yung mga buto. Ganun lang ang ginagawa ko. Tapos, tatabunan ko lang ng kunting lupa. Hindi ko na pinapahirapan yung sarili ko kung ano mga itsi-buritsi na ginagawa. Basta binubungkal ko lang yung lupa. Tapos, lalagyan ko lang ng buto. Tapos, tatakpan ulit ng konting lupa. May nakita pala ako ditong saluyot. Naalala ko may saluyot akong tanim, isang pirasong puno. At yung bunga niya, kumbaga hinug na, pwede na itong itanim. Kaya kinuha ko na rin, naisipan ko na rin magtanim ng saluyot para dumami. Sarap kaya nito, lalo na pag pinaksiw o hihalo sa lambo na may hipon. Nakakatawa nga, galing pa itong Bicol eh. Dala-dala namin galing Bicol, isang puno lang yan. Tapos ayan, nabuhay naman siya sa awa ng Diyos. Ngayon, malaki na, may bunga na. Yung bunga, pwede nang itanim. Kaya ha-harvest ko na. Ganun pa din ang gagawin ko. Bubungkalin ko lang din yung lupa. Unti-unti. Tapos, ganun pa rin, ibubudbud ko lang sila. Ganyan. So, ayan, bubuksan ko. Maliliit lang to eh. Ang kukit ng mga buto nitong saluyot. So, ayan, yan. Color brown yan siya. Bubudbud ko lang, ganun. Ganyan lang din ang ginagawa ko. Hindi ko na pinapahirapan sarili ko. Swerte lang ako kasi siguro may green thumb ako kaya binubud, kahit ibudbud ko lang, nabubuhay naman sila. Ganyan. Kahit sa bulaklak, pag tinutusok ko lang siya, nabubuhay din naman siya. Basta continuous lang ang pagdilig mo, alagaan mo lang. At syempre, kausapin mo din sila, mabubuhay yan sila. Kailangan din nilang kinakausap sila, guys. Lalo na pag umaga, pagkagising ko, pupunta ako niyan sa mga tanim ko. Tapos kinakausap ko lang sila para akong tanga. Ayan, kinakausap ko sila na sana mabuhay kayo, sana maging mataba kayo. Ganun lang ginagawa ko kasi malaking tulong din naman sila sa amin eh. At isa pa, sayang yung space dito sa area namin, matataba ko naman yung lupa. At naisipan ko na rin palang magtanim ng okra. So, since yung tanim kong okra dati is patay na, kaya ayan, naisipan ko na rin na itanim na para isahan na lang. Ganun din ang ginagawa ko. Bungkal, lagay ng buto sa mga dalawang piraso kada ano, butas. Tapos yan, nilalagyan ko lang siya ng mark para pagdilig ko, alam ko kung saan ako banda magdidilig. Di, para hindi naman sayang yung tubig. Yun lang, ganyan, mark. Tapos yan, o yun.
tapos na ako magtanim. Then, didiligan ko lang sila para mamayang hapon, didiligan na naman ulit. Yun, ganyan na ang ginagawa ko. Hihintayin ko na lang yan sila na tumubo. Kakausapin. Ganyan. Para wala nang kuskus balungos. Tsaka marami pa akong ginagawa. Hihintayin ko na lang silang tumubo. Ayan. So, nakita ko din pala itong kamatis ko. Tumba-tumba na. Kasi walang pantawag dito. Pantukod ba? Nabibigatan na sa mga bunga. Kaya yun, kumuha na din naman ako ng stick. At tatalian ko sila habang nakikimarites ako dito sa kapitbahay namin. Ayun, di nakita nyo ba? Ilang peraso lang itong tanim ko ng kamatis pero maraming bunga. Nakakailang harvest na ako nito. Diba, laking tipid din. Hindi na namin kailangan bumili ng kamatis sa market. Kasi may tanim naman ako. Gusto ko pa silang dagdagan pero pag may time na ulit ako, sa ngayon ganito muna ang gagawin ko. Napapagod din ang katawang lupa ko. So ayan, ang cute nila tingnan, no? Ayan, green pa, wala pa kasing hinog. Ayan. Tapos itong talong ko, isang puno lang yan, pero ang daming bunga niyan. Then, ito nga, malapit na ako matapos. Mag-aakot na ako ng basura para mailabas ko na. Isahan na lang gagawin para makapagpahinga na. Pinagpapawisan na ako, kaya feeling ko ang healthy ko. So, ayan, lalabas ko na sila, mga basura. Kukunin na lang yan sila mamaya ng basurero. Hay, salamat. Tapos na rin ako. So, ngayon, papahinga na ako. Kasi mag-iisip na naman ako ng pang-ulam namin sa pananghalian. Struggle is real pa naman sa pag-iisip ng uulamin araw-araw. So, yun na muna. Thank you sa pananood!